Noong unang panahon, may isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Siya ay si Doria, ang pinakamasungit at pinakamapag-isa sa buong baryo. Hindi siya nakikipagkaibigan sa sinuman at palagi siyang nagagalit at nagsisigaw sa mga taong lumalapit sa kanyang bakuran. Dahil nito, tinawag siya ng mga tao na Aling Doria, ang matandang halimaw. Isang araw, may isang batang lalaki na naglalaro sa kagubatan. Nakita niya ang bahay ni Aling Doria at naisipan niyang magpahinga sandali sa bakuran nito. Hindi niya alam na si Aling Doria ay nakabantay sa kanyang bintana at nakita niya ang batang lalaki. Agad siyang lumabas ng bahay at sinigawan ang batang lalaki. Umalis ka dyan, bata ka. Huwag kang makikialam sa aking bakuran. Wala kang karapatang pumasok dito. Sigaw ni Aling Doria, natakot ang batang lalaki at tumakbo palayo. Ngunit hindi pa rin nakontento si Aling Doria. Hinabol niya ang batang lalaki at hinampas-hampas siya ng kanyang walis tingting. Napaiyak ang batang lalaki at humingi ng tawad. Aling Doria, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na makapasok sa inyong bakuran. Nagpapahinga lang po ako sandali. Iyak ng batang lalaki. Hindi kita papatawarin, bata ka. Ikaw ay isang makulit at walang modo. Dapat kang parusahan. Sigaw ni Aling Doria. At sa galit ni Aling Doria, hinagis niya ang walis tingting sa batang lalaki. Ngunit hindi niya namalayan na ang walis tingting ay tumama sa isang puno sa kagubatan. Nabitawan niya ang walis tingting at bumagsak ito sa lupa. Nagulat si Aling Doria at tumingin siya sa puno. Nakita niya na ang puno ay nagbago ang anyo. Ang mga dahon nito ay nagiging matutulis at matinik. Ang mga bunga nito ay naging malalaki at mabigat, na may balat na kulay dilaw, may maraming tinik. Ang amoy nito ay masangsang at nakakasuka. Ano ito? Anong nangyari sa punong ito? Tanong ni Aling Doria. At sa kanyang pagtataka, may narinig siyang tinig mula sa puno. Ako ay isang diwata ng kagubatan. Nakita ko ang iyong ginawa sa batang lalaki. Ikaw ay isang masamang tao na walang awa at pagmamahal sa iyong kapwa. Dahil dito, pinarurusahan kita. Ang punong ito ay magiging simbolo ng iyong kasamaan dahil ang prutas nito ay kahawig mo. Ito ay may tinik na tulad ng iyong puso, amoy na tulad ng iyong ugali, at may lasa na tulad ng iyong buhay. Ito ay magiging sumpa mo habang buhay. Natakot si Aling Doria at humingi ng tawad sa diwata. Diwata, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang aking ginawa. Magbabago na ako. Magiging mabait at mapagbigay na ako sa aking kapwa. Pakiusap ni Aling Doria. Ngunit huli na ang lahat, Aling Doria. Ang sumpa ko ay hindi na mababawi. Ang prutas ay mananatili bilang alaala ng iyong kasamaan. At kapag ikaw ay mamatay, ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ng prutas. Sabi ng diwata, at mula noon tinawag ng mga tao ang prutas bilang durian dahil sa pagkakahalintulad ni Luke kay Aling Doria. Ang durian ay naging kilala bilang isang kakaibang prutas na may tinik, amoy at lasa na hindi pangkaraniwan.
Ang ilan ay nasisiyahan sa durian, ang iba ay nasasarapan, ang iba ay nababanguhan, ngunit ang iba ay nandidiri dito. At ang alamat ni Aling Durya ay naging bahagi ng kasaysayan ng durian. Ito ang kwento ng Ang Alamat ng Durian.